Hello mga ka-jewels. So today, andito po ang aking supervisor and we will be visiting classrooms and see how the teachers are teaching, yung mga techniques and strategies in teaching our kids. Galing. Good morning! Magandang umaga! Magandang umaga! Okay, so ngayong umaga, ang inyong punong guro ay magkukwento sa inyo. Ang pamagat ng kwento ay alamat ng agila. Sabay-sabay na. Ako muna, babasahin ko muna, tapos susunod kayo, ha? Alamat ng agila. O kayo? Alamat ng agila! Ayan, ang galing ng mga bata. Nakita na ba kayo ng agila? Kung hindi pa kayo nakakita sa totoong buhay. Sino ba ang sumulat? Teacher! Ano pangalan ni teacher? Julie! Oh, si teacher Julie ay may akda na... Designed for teachers, 1 to 3, and master teachers. So, dalawa po yan. Anong kulay po yung sa proficient? Green. Yes. Top galing. Okay, top 1. Sa pang ano naman, highly iba proficient naman. Blue. Okay, correct. Manila blue. So, green highly po sa atin. And si master teacher po, yung blue naman po, yung kulay ng template na kanyang ginagamit. So, para hindi maligaw no, yung mga gagamit. Okay, so it is meant to support teacher performance and professional growth. Why professional growth? Kasi based on your assessment, nalalaman mo yung weaknesses and strength. So kung strength ang lumabas,
So, hindi mo na siya magiging, hindi mo siya needs, di ba? So, ilalagay mo sa dev plan mo, yung mga resulted na it is your weaknesses or medyo kailangan mo ng support doon sa indicator na yun. Next, so parts of the SAT, ayan. So, una, part 1, yung demographic profile. So, andyan po yung profile ni teacher, the one who is answering the assessment. And then, for the, ayan po, green, sa ating proficient, blue po, sa highly proficient. Ayan, so yun yung cover page. Next po, yung part 2, yung mga objectives na. So, yung part ng objective is based po dun sa 7 domains kasi naka-angkla ang RPMS sa PPST. Dati NCBTS ang tawag dun. So, kaya meron tayong yung TBNA, di ba? Ngayon, DEDPLAN na yung hinahanap. So, 7 domains po yung PPST. So, dun po naka-angkla yung mga indicators na nakalagay po sa ating tool. And then, ayan po. So, meron dalawa para sa proficient and highly proficient. So, there are 13 objectives in the SAT RPMS. Last time, ilan yung objectives? 19. During pandemic. So, balik po tayo sa hindi na pandemic. Dahil na, na foresee ko din naman na yun ang gagamitin dahil nagbaba na 4 na ang CO natin. So, malamang, balik po tayo dun sa first cycle na ibinaba po ang RPMS. So, yun ma, meron na tayo. Balik tayo dun sa 13 po. Ayan. So, objectives, yung pang fit po, yun yung plus factor. So, objective number, parang 14 na yan. Ito na ako nagkakamali. Ayan. So, eto yung SAT na i-accomplish natin. So, for example, objective number 1, yung CRAN na curriculum, content knowledge and pedagogy. So, objective 1.1, applied knowledge of content within and across curriculum teaching area. So, ano yung level of capability mo dyan? Ano yung kakayahan mo? Kapag ka ikaw ay nagtuturo, yung iyong objective, hanggang saan mo siya nai-integrate? Isang subject mo lang na within and across curriculum teaching areas. Para may ganun po eh. So, for example, na lang yung sa higher order thinking skill. Kung paano ka mag-question, paano mo halukain yung natutunan ng bata, anong level ang kakayahan mo dun? For example, sa different parts ng lesson plan, for example, sa review, anong atake, paano mo ginagamit yung kaalaman ng bata para mahalukain mo? Yung nalaman niya, natutunan niya, sa nakaraang aralin. Mahusay ka ba? Talaga bang nailalabas mo? Nakukuha mo ba yung natutunan ng bata dun sa mga nakaraang aralin? Or parang pag-review, ano lang? Pen and paper lang? Hindi proactive yung bata during review. Isang bata lang ang natatouch mo. Ano yung level ng kakayahan mo doon sa part ng lesson plan na yun? So, pwede mo siyang kulayan lang po natin yung low ka ba doon? Halimbawa, sa lesson plan, during generalization lang ako nagtatanong ng malayo. Pero kung all parts ng lesson plan mo, mahusay ka sa pagtatanong, di ba? Yung hindi lang ano, kundi may bakit na, may paano, give example, di ba po, yung HATS na, yung pag-i-integrate ng HATS in all parts ng iyong lesson. Kung very high ang level of capability mo, kabaliktaran po yun sa priority. Hindi mo siya priority kasi mahusay ka na dun yun. Okay? Whereas naman, kung low ang level of capability mo, it means very high naman yung needs mo sa area na yun. Pag naman moderate or high, so, kung pwede na rin na moderate pa rin, may kailangan pa rin for improvement, for enhancement, para matuto pa ng ibang paraan, paano mag-integrate ng HATS sa iyong lesson. So, ganun lang po. Kapag ka low, high. Very high, high or very high, yung needs mo sa area na yun. Ganun po yung apat sa group po. Next.
Okay, so paano naman natin ma-accomplish yung debt plan? So, kung ano yung mga, kung ano po yung mga priority, yun po yung ilalagay natin doon sa debt plan. Tingin lang po kayo dito sa priority for development. Okay, so for example, sa functional competency, may strength po, di ba? Tapos, meron big part na sa weaknesses. Sa strength, yung level of capability mo na very high. Tapos doon, makikita kung ano yung learning objectives. Tapos yung intervention na ginagawa po. So, ma'am, pag-strength na po niya yan, baka pwedeng siya na yung magre-resource speaker. O siya na yung nagme-mentor. Yes, kasi strength niya na. Yes, ma'am, ipa po ni Ko or yun. Opo. Kasi strength niya na yun. Mahusay po siya sa ano na to. So, hindi na siya magpa-participate, ma'am, yan. Parang more of mentor na siya kasi strength niya na yun, eh. Diba? Pwede sigurong ganun. Ang intervention ninyo, hindi naman sa mga teacher dito, parang tingin ko matatagal na, eh. Kaya, pagka-strength mo po yun, sharing ka na. Or pwede ka nang maging committee chairman, pwede ka nang leader in an activity. Yes po. Doon sa... Okay, good morning, everyone! Yan, welcome to our 6th lab this January 2023 with our new school head. Walang iba, hindi ang ating katutayo at kasing ganda na si Madam Gina. And of course, syempre gusto natin masimulan ang ating buong season ng isang ikana ay makapagpagdamdaming punong-puno na hashtag motivated. Wow! I'm Carmina Y. Valenzuela po from Grade 6, Amity's Advisor po. So, ako po ay hashtag feeling blessed. Wow. Kasi po, nadagdagan na po ang aking baby. Yay!